Ang topic natin ngayong araw ay meron palang benepisyo ang pagtatalik o pagkocontact. In general, nakakahaba ng buhay, pero itong topic ko ngayon ay para sa mga nagmamahalan, nasa tamang edad, at para sa may mga asawa lamang o partner. Sa kabilang banda, kung problema ang pagtatalik na ibanggit ko na po dun sa isang video ko na hihingi tayo ng tulong sa mga professionals para magamot yung problema na yon. Pero dito, ibibigay muna natin ang benepisyo ng pagtatalik. Una sa lahat sa mga kababaihan, tumutulong para mas basa o hindi tuyo yung puwerta. Maayos na daloy ng dugo at hindi kumikipot ang puwerta. So mga misis, kapag menopause na tayo, 50s, 60s, actually wala namang limit, kailangan meron pa rin hong contact para mas hindi magka-problema. Kasi doon nga pumapasok yung dyspareunia o yung problema sa pagtatalik kapag hindi na nakikipag-contact. Number two, ang pagtatalik ay parang ehersisyo. Ito, ehersisyo dun sa muscle ng puwerta para mapigilan yung ihi o maiwasan yung tinatawag na bladder incontinence o yung basta lumalabas na lamang yung ihi. So maganda, mas nagko-contact para mas hindi maging problema ito. Number three, ang pagko-contact ay parang ehersisyo na kasi gumagamit ng 5 calories kada minuto. At mas nagagamit halos lahat ng parte ng katawan o lahat ng muscle sa buong katawan. Number four, nakakatulong ito sa mahabang pagtulog dahil naglalabas ng hormone na prolactin para ma-relax at mas antukin. Number five, tumutulong itong makawala ng stress o anxiety o yung pagkabalisa. Kasi nga, mas nagiging mas malapit ka sa iyong partner, may yayakap sa iyo, mas sasaya ka din, at nakakatutulong ito sa self-esteem o pagpapahalaga sa sarili. Kasi merong itong naglalabas tayo ng hormones na endorphins at oxytocin. Ito yung mga feel-good hormones. Number six, nakakatulong ito sa mga kirot na nararamdaman natin sa ating katawan. Tulad ng sakit ng ulo, premenstrual syndrome. Yung iba yung masakit na likod, masakit na binti o legs. Kasi dahil may mga endorphins, naglalabas tayo ng hormone na endorphins na katulad ng morphine. Alam naman natin, ang morphine isang pain reliever. Number seven, sa mga kalalakihan, yung ejaculation o yung paglalabas ay nakaka-prevent ng prostate cancer. According po ito sa mga pag-aaral ng mga doktor. Number eight, nakakatulong sa magandang immune system kasi mas naglalabas ang immunoglobulin A o yung mga antibody na IgA. Number nine, ang pagtatalik ay maganda para sa ating mga puso. Doon sa mga walang chest pain ha at nakakaakyat pa ng hagdan. Kasi nga yung happy marriage, mahal, suportado ng asawa ay maganda sa puso. So, mapababae, malalaki, kailangan maging tapat tayo kay misis at pasayahin natin yung ating mga partners. Number 10, nakakabata din ito kasi nagre-release ng testosterone at estrogen para sa magandang balat at makintab na buhok. Number 11, nawawala yung pakiramdam na nag-iisa ka. Alam mo na may nagmamahal sa'yo, may relasyon kayo. At kailangan ito para sa pagtagal ng pagsasama ng mga mag-asawa. So, huwag tatanggalin ito kasi nakakatulong sa long happy marriage. Mas magbibigay din ito. Kasi nagiging yung mga taong nasa matagal na relasyon, mas nagiging mapagbigay sa kanilang partner at nagkakaroon ng pagpapahalaga sa kanila at mas mapagpasalamat ka rin kasi magkasama pa kayo eh. Pero dun sa mga hindi naman itong mga sinasabi ko, syempre para sa mga may partner at may asawa, pero kung talagang hindi kayo nakapag-asawa at hindi lamang naman kasi pagtatalik ang nakakapagpasaya
sa mga walang partner, sa mga pag-aaral. Pwede din sumaya sa pamamagitan ng musika, pag-aalaga ng pets, sa mga pari madre, yung mataimtim na pananampalataya. Itong tapos pwede mo rin kunin yung kasayahan mo o kasiyahan mo sa exercise at pagkakaroon ng maraming kaibigan. So naging topic lamang natin yon para malaman nyo na may benepisyo pa rin ito. At huwag pong ititigil kahit umiidad na tayo. Salamat po.